Nasusunod po ang dalawang bodega ni Sangusali sa Parañaque City sa tambakan ng mga produktong houseware daw nagsimula ang sunog. At naroon live si Oscar Oida. Oscar, ano latest? Kasi Van, 5 oras na nga ang nakalilipas pero hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin nilalaman ng apoy itong mga nasabi mo, mga warehouse na mga housewares dito sa Barangay Santo Niño, dito sa Parañaque City. Tinatiyang mandang alauna ng madaling araw ng unang sunog. Itong houseware na, houseware na bodega ng houseware dito sa Santo Niño, ay malaman na ito mga plato, mga baso. At ilang sandali pa, kumalat ito sa katabing isa pang warehouse at nadamay na rin yung pangatlong gusali, particular itong Seva Logistics na ang pangunahing negosyo naman umano ay ang pag-deliver ng mga, kung ano ng mga produkto. Mabilis namang responde itong mga bumbero bagamat napakalaki nga nito mga warehouse at sa kabila niyan ay at bukod diyan pala Ivan ay napapaligiran ng ilog itong particular itong kalsadang kung saan nakaharap itong mga warehouse, kaya masasabing limitado rin itong pasukan ng mga bumbero bagamat may kaluwagan naman ay limitado yung mga kalsadang napapasukan. Sa mga sandali ito, patuloy na labas-pasok dito yung mga truck ng bumbero para nga umigib yung mga nauubusan ng tubig para bugahan itong warehouse na hanggang sa mga sandali ito ay patuloy na nasusunog. Hindi pa matansya, Ivan, ang kabuuang halaga ng pinsala at sa mga sandali ito ay wala pa rin namang ideya itong mga arson investigator sa kung ano ang pinagmulan ng apoy. Ivan? Maraming salamat, Oscar Oida.